Bakit merong mga problema na hindi mawala-wala sa ating buhay? Bakit merong mga problema na nananatili? Why are there some problems that persist in our lives? Maybe because the solution that we are applying is just a band-aid and not really a permanent one. Bakit hindi mawala-wala yung iyong problema? Dahil yung iyong sagot, mababaw, panandalian lang. Kung gusto mong mawala yung iyong problema, kailangan ang sagot mo yung mas malalim, mas malawak, at talagang ganap, kumpleto. Sigurado narinig niyo na po yung kasabihan na give a man a fish, he will eat for a day. But teach a man to fish, he will eat for a lifetime. Yan po yung ibig sabihin ng band-aid solution versus a permanent or a more surgical solution. Band-aid, tinatapal mo lang. Panandalian lang yan. Gutom yung tao, bigyan mo siya. Pero kung gusto mong yan, palaging busog, hindi lang yung bigyan mo siya, turuan mo siya. Tanungin natin yung ating sarili. Baka naman merong mga band-aid solution tayong ginagawa. O yan yung ating sagot sa ating mga problema. Kaya naman, hindi mawala-wala yung ating mga problema sa buhay. Halimbawa na lang po, no? Sa sakit, napakarami dyan. Band-aid solution, panandalian, may gamot naman, sasabihin nila. Pero kahit na gaano karaming gamot yung iyong inumin, merong side effect yan sa iyong katawan. Hindi talaga yan yung solusyon. Di po ba? Pwedeng uminom ka ng gamot, mawawala panandalian. Pero babalik at babalik na naman yung sakit. Ano talaga yung surgical, permanent solution? Ede, live a healthy lifestyle. Kumain ng tama. Mag-exercise. Umiwas sa stress. Yan yung permanent or mas maganda surgical solution. Wag mo lang tatapalan ang tatapalan. Pag may sakit, gamot, yung overall health mo, yan yung bigyan mo ng pansin. Yan yung iyong sagutin. O kaya naman sa mga may problema sa kanila mga asawa, nangangaliwa, yung iba band-aid solution, tapal-tapal lang, panandalian, anong ginagawa? Kukunin yung cellphone, ikukulong sa bahay, babantayan. Nakakasigurado ka ba pag kinulong mo yan, inalis mo yung cellphone niya, hindi na magloloko yan? Yun talaga ba yung sagot? Yun ba talaga yung solusyon? Hindi. Tingnan nyo yung inyong relasyon sa bawat isa. Tingnan mo kung ano yung nangyayari sa kanya. Bakit nagloloko yung tao? Kasi baka meron siyang personal problem. May pinagdadaanan. Baka nagmi-midlife. Baka merong psychological na naiisip, nahihirapan. Baka naman sa inyong dalawa, nanlamig na kayo.
Kumusta yung inyong relationship? Baka puro na lang trabaho ng trabaho. Nakakalimutan nyo, tao din kayo. Di po ba? Meron pang mas malalim na problema. At ang sagot dyan, dapat malalim din. Huwag lang tapal-tapal. Surgical, operahan nyo, laliman nyo, tignan nyo. Yan yung bigyan nyo ng solusyon at sagot. Ano yung sagot natin sa kahirapan? Yan, band-aid. Relief, pagbibigay ng pera. Yan lang yung alam natin eh. Kasi mahirap magturo ng tao. Mahirap baguhin ang kultura. Pero yan yung talaga yung kailangan eh. Di natin kailangan ng band-aid solution. Kasi hindi naman talaga tunay na sagot sa kahirapan. Kailangan mas malalim pa yung gawin natin. But the question is a surgical permanent solution enough? I think the Lord is telling us there is something more. Kasi sa ating ebanghelyo, yung mga tao ay inahanap si Jesus. Dahil nakatikim ng pagkain, nakabuso, sila'y nabusog. Band-aid solution. Pag nangangailangan kami, pupunta kami sa kanya, bibigyan niya kami. Pero sabi niya, do not try to find food that perishes, but try to work for that food that would fill you until the life everlasting. Food for eternal life. More than a surgical solution, there should be a divine intervention. Yan yung kailangan ng ating buhay. Kasi hindi ibig sabihin na, yan, nag-aral, kompleto na lahat ng pangangailangan mo sa buhay, very sweet naman kayo, nagsasama kayo ng misis mo, lahat ng pagkain na gusto mong kainin, nakakain mo. Pero, bakit meron pa rin taong nadidepress? Meron pa rin taong natatakot, nag-aalala. Meron pa rin taong nalilito. Meron pa rin taong nadadapa sa kasalanan, nalululong sa bisyo. Eh, nasagot na lahat ng kanilang pangangailangan eh. Meron pa rin kulang yung pangangailangan ng kaluluwa. Divine intervention. That is the real solution. A deep faith in God. Huwag nating ismulin na pag nilagay natin yung plano natin sa kamay ng Diyos. Abay, yan ay magiging kumpleto. Yan ay magiging ganap. It will go a very long way. And that is what divine intervention is. Putting our life, putting our plans, putting our dreams in the hands of God. We should trust the hand of God working in our life. After that you have done everything, do not forget to allow God to do something in your life. That is a very important reminder in our life.
why do some problems persist? Maybe because you are doing everything and forgot to allow God to do something. Yes, do something. But have faith. Trust God. Siya naman. Makikita mo, walang problema ang hindi masosolusyonan ng Diyos. So, let us apply all three. Kailangan naman. Panandalian. Minsan talaga, wala tayong magagawa. Yan lang yung ating option. Pero let us think in the long term. Ano ba yung mas malalim? Ano ba yung mas malawak permanenting solusyon? And at the end, let us put all of our efforts and plans in the hands of God. With God, He will fulfill all of our desires to the greatest good. Amen.